Hi guys! Ngayon naman ay dinner. Magluluto ako ng beef. Beef stew. Pero, iba-iba naman ang paggawa ng beef stew. Ang paggawa ko ng beef stew, iba din. Ang ginagawa ko ng beef stew, yung kinakain din ng mga anak ko. Pati asawa ko. So, ganun lang. So, ngayon, ang ginagawa ko guys, naghihiwa ako. Naghiwa ako ng beef. Itong beef na to, ang ginagamit ko na beef, yung beef na sirloin. Kasi mas malambot siya. Tsaka mas masarap siya. Mas masarap siya lutuin. Tsaka madali din siya lumambot. Ganito na lang ginatulam. Pwede mo rin naman hiwain ng maliit. Yung ano ba. Pero ako naman ngayon, iba naman ang ginawa ko. Kasi, nung the last time na nagawa ko, medyo maliit ang pagkahiwa ko. Ngayon naman, hindi. Pa-cubes naman ang pagkahiwa ko. Siyempre. Sa ano mo na yan, style. Ganito yung beef na ginagamit ko, guys. Yung ganito. Hiniwa ko siya. Diyan. Beef stew. Tapos ang ano lang dito guys, ang gagawin ko lang nito, yung gagawin ko na pang ano nito, yung carrots, patatas, mga ganun. Tapos meron din akong ginagamit na beef stew powder. Yung dito. Kasi, ano yun siya, masaputok ba? Malapot pag naglagay ka din. So, yan. Yeah. Ito yung aking lulutuin sa dinner namin. Kasi minsan, pag nagluto ako ng ano guys, kailangan ko lutuin yung kinakain ng mga anak ko. Kasi yung kinakain ng mga anak ko tsaka sa asawa ko, parehas na. Minsan ako, nagluluto ako ng iba. Kasi syempre, mahilig ako sa isda. Alam mo tayo, mahilig tayo sa isda, kung ano-ano lang. Eh, ang mga anak ko kasi hindi mahilig sa isda. Kumakain naman sila ng isda, yung ano lang, yung tilapia fillet. Ipa-fry ko yun. So, yun. Ganun lang, guys. So, yeah, pi-prepare ko yung aking pang beef stew. Ito na siya. So, yeah. So, mamaya naman guys. Continuation. Pag naano ko na yung mga ibang ingredients. So, guys, ito na. Ito na yung aking beef na hiniwa kanina. Ilalagay ko lang ito dito sa dito. Ilalagay ko lang siya. Kasi nga, sabi ko sa iyo guys, hindi kami gumagamit ng mga hinugasan ko na to ha. Ng mga gisa-gisa, hindi kami gumagamit yan. Kasi ang asawa ko, hindi siya kumakain ng may onion-onion. Iba ang ano namin pagluluto guys. So, ganyan lang. Iba ang ano namin, hindi yung kagaiba na iba na may mga sibuyas, ganun. Kami hindi. Ang ginagamit ko lang, ang gagawin ko lang guys, ito lang ang ginagamit ko. Ito. Lalagyan ko lang siya dyan. Ganon. Ngayon, pahinaan ang apoy. Ito ang apoy niya.
Tapos, mag-ano man yan siya, yung water ng, yun di ba yung beef may tubig. So, yun. Pag ano yung tubig niya, lalabas yung mga tubig niya, kumbaga yung tubig niya ang kusang, yun ang magluluto sa beef na yan. So, ganun lang. So, ganun lang ako. Tapos ito, ito na ang aking carrots. Ang aking paper towel. Ginamit ko nito ng ano. Ganun lang ang pag ano ko guys. Pagluluto. So, ito na yung carrots. Carrots ako ng carrots. Parantimang. Patatas pala. Itong patatas. Tsaka ito ang carrots. So, ganun lang. Ganun lang ang ano ko. Sa pagluluto ng ano, beef. So, ngayon, hiwain ko yung carrots. Hiwain ko siya. Para ano. Ganun lang siya. Hiwain ko to siya. Para doon. Pero pag naghiwa naman ako nito guys, hindi ganun kalaki. Nililit-liitan ko konti. Kasi mas gusto ng mga bata yung hindi ganun kalaki. Tsaka pinapalambot ko naman talaga siya eh. Kumbaga ang pagluluto ko ng aming mga pagkain guys, iba. Masarap siya kasi masarap din naman siya. Ang kaibahan lang talaga guys, hindi kami yung nagagamit ng mga fresh garlic, fresh onion, hindi. Kasi ayun ang asawa ko eh. Minsan magdagbibig ako ng steak, ano lang ginagamit ko, paper. Ganun lang. Hindi yung maraming ano, tapos butter. Pero na-try ko yan ha, na ako kumain. Masarap naman siya, malasa. Hindi mo naman kailangan ng madaming ano-ano sa beef mo. Yung maraming anik-anik. Hindi. Pag na-try mo, masabi mo, uy, masarap yung pala siya. Pag na-try mo. Noong una, parang hindi ako ano, convincing ba na alam mo. Pero nung, kasi noong una ang asawa ko ang naglulot, naggumagawa nun. Tinitingnan ko lang siya kung paano siya magluto. Sabi ko, ano ko yan lasa niyan? Yung ganun. Sus, nung ako na nag-try magluto, okay naman pala eh. Tama rin naman pala ang asawa ko. So, simula nun, ako na nagluluto. Basta ang asawa ko, hindi siya mahilig sa mga onion, mga, yung sa atin, garlic, diretso stone. Hindi siya, ano niya. Kasi maaamoy niya. Kahit sabihin mo na, ano, hindi mo maano kasi maamoy niya. Nang, parang naglagay ka ata ng, ano dito, ah, ganun. So, mawawala na yung appetite niya. Imbis gustong-gusto niya yung pagkain, hindi na siya kakain kasi nga, nakaamoy siya nung, ano mo, panakot. Kain na lang siya ng mga ano, so dire din maupay. Alam mo. Kaya ganun. Oo, ganito lang ako kasimple magluto, guys, sit beef stew. Ganun lang. Hindi madaming ano, proseso. Hindi maraming process. Hindi siya maraming process. Simple lang. Tsaka madali lang din. Madali lang naman tulutuin guys eh. As long na yung beef na binili mo nga yung ano, madali ba lumambot? Madali ma ano. Huwag kang bumili ng beef na matagal maglambot. Hindi masarap. Hindi ano yun. Bumili ka ng beef na madali siya lumambot. Ano lang. Tsaka gumagamit din ako ng beef broth. Ganon. Pero
yun lang, gumagamit ako ng beef broth, ganun. Maganda yung ano lang, hindi na madaming ano. At least, ganun talaga lang pagluto ko sa beef stew. Pero minsan, ang pagluluto kasi liniitan ko rin. Pindi lang. So, yeah. Ganito lang siya, guys. Ihalo ko lang siya niyon. Okay na siya. Hugas na mulak na kami. Tapos, yun. Hintayin ko lang yung beef na magkulo. Oo. Kukulo man yan siya. And then, ito yung powder na sinasabi ko na magamit ako. Beef stock. Ito, gumagamit ako ng ganito powder, beef stew powder. Dapat nga nilalagay ito ng celery. Kaya lang, kagaya nga sa sinabi ko, hindi ko makain ang asawa ko ng ganon. So, hindi ako naglalagay. Kumbaga, tinatanggal ko na lang yung sana. Kasi nga, hindi ko makain ang asawa mo eh. Alam na magluto ka ng, hindi ko makain ang asawa mo. So, gano'n na siya. Tingnan mo ito na. Gano'n na siya. Ganito na, oh. Yung tubig niya mismo ang magluto sa beef. Hindi mo kailangan maglagay ng madami. Tapos yung powder lang. May tubig na siya. Pero hindi pa enough. Kailangan mag-ano talaga yan siya. Yung lutong-luto. Gano'n lang siya. Inano ko sa apoy. Tapos, kukunin ko yung aking beef broth. Oo. Ito. Less sodium. Ito, gumagamit ako nito. Beef broth na less sodium. Kasi, alam mo yan. Masarap din to siya, yan. Oh. Ganon lang. So, ganon. Habang hinihintay ko yung beef na ano. Ito siya ngayon, guys. Yung carrots at patatas. Tapos, ito yung sa beef stew powder, guys. Inano ko, hinalo ko siya dito. Tapos, pagkatapos niyan, ilalagay ko siya dyan. Ilalagay ko siya dito. Yan. Doon. Tapos, ganito na siya, guys. Oh. Dadagdagan ko pa yan konti ng tubig. Hold on. Maglalagay ako ng kunting topic to. So, yan. Yan ang aking ano. So, ito na siya. Minix ko na siya, guys. Yan. So, hintayin ko na siyang kumulo. Diba? Hintayin ko siyang kumulo. Yan. So, ganito na siya, guys. So, madami-dami din siyang sabaw. Pero, pakuluan ko pa yan siya, guys. Para masaputok pa siya lalo. Ko pa yun para medyo masaputok. Yung malapot ba? Ito na, ready na ang aking beef stew. So, kami. Ready na ang aking masya. Malapot siya, oh. Yan siya. Malapot-lapot. Beef stew for dinner. I hope you like it. Gustuhan niyo ang video ko, guys. Bye!